Hello guys, good morning. Bago po ang lahat, simula ng aking vlog. So gusto ko po muna sanang pakilala sa inyo at malaman nyo kung sino po ang magiging kasama nyo sa pang-araw-araw. Ako po si Nolly Morales po. Galing po ako. Tubong Manila po talaga ako. Pero province po namin is Leyte po. So hindi ako doon lumaki. Bali lumaki ako sa Manila. Then, naging base ako ngayon dito sa Ilocos. So, kung magtataka kayo, ba't ang layo? Leyte, Manila, Ilocos, ang layo. So, medyo dulo-dulo siya ng Pilipinas. Ganito po yan. Kwento ko po sa inyo. Little ano lang naman. Story lang ng buhay ko bago po ako mag-proceed sa ating mga topic, then yung mga ating pag-uusapan. Okay. So, ang family ko is from Manila talaga. Ang parents ko, so my mother is from Leyte and my father is from Bulacan. So, lumaki ako sa Manila, sa Tondo, Manila. It was 1997, nagtrabaho na ako sa salon sa Manila hanggang sa may kumuha sa akin dito sa Ilocos. Dinala nila ako dito sa Ilocos sa edad na 18 anyos. Then syempre, nagdadalawang isip ako dahil ang layo ng Ilocos sa Manila. Kasi hindi ko pa talaga alam eh, wala akong idea kung gaano kalayo ang biyahe, kung ilang oras. Kaya syempre parang ang nangyari eh, itry ko lang kung ano ang magiging buhay, ganon. Nung pagdating ko dito sa Ilocos, nababa ako sa Santo Domingo, Ilocos Sur. So, opening yun ng isang salon dito na sikat sa Manila, is June Incarnation noon. Kinuha nila ako dito para maging guest artist. So, sa Makatwid, dinala nila ako sa Ilocos para maging guest for 1 week lang. Pumayag ako kasi syempre masarap, pasyal, tapos ano pa, first time mo puntahan yung lugar. Syempre kung first time mo pupuntahan yung lugar, mas excitement, di ba? May exciting, may excitement, malayo. Pero first time kong bumiyahe ng 8 oras talaga. Sa edad ko noon, 18 ata ako noon. Hindi ako nagkakamali, 18, 17 ako noon. Pagkatapos noon, punta na ako, nag-start na kami dito, nag-opening ng salon. Ang nagustuhan ko dito, ang mga client ko dito na hawakan ko, talagang pagka gusto ka nila. Tuwang-tuwa sila, lalo na pag nakikita nila na napapaganda mo sila, nagbibigay mo yung mga service na ngayon pa lang nila nakikita sa iyo. Tsaka yung masatisfied sila na ang buhok nila maayos mo yung itsura nila. Yun ang kinaganda dito sa Ilocos. Kasi di ba meron nga tayong kasabihan na ang Ilocano kuripot daw. Well, sa totoo lang, hindi ko masasabing kuripot kasi sa tagal ko na dito, almost 20 years na ako, magta-21 na ako dito. So, hindi ako naniniwala na kuripot sila. Magaling lang talaga humawak ng pera ang Ilocano. Tsaka isa pa ang maganda sa Ilocano, kapag nagustuhan ka nila, kahit mahal, kahit very expensive yung babayaran na, pero pag nagustuhan ka talaga nila, grabe, sabihin ko sa iyo, alam mo, napakadami Ilocanong napakagalante. Sa totoo lang, napakadaming Ilocanong mababait. Sobra. Kaya tumagal ako dito sa Ilocos. At napamahal ako dito sa Ilocos. Imagine mo,
ilang years na rin ako dito, 21 years. Magka-21 years na ako dito na ako nagkaroon ng family, nagkaroon na ako dito ng tatlong anak, kaasawa. So, halos half of my life, dito ko na binuhay yung sarili ko. Kasi umalis ako sa Manila, 1999. So, 18 anos ako, magna 19. Then, dumating ako dito. Ang unang bakasyon ko, ang natatawa nga ako, ang unang bakasyon ko noon is yung bali, maghihiwalay ang taon ng 1999 to 2000. So, di ba yun yung inaano na millennial ba ang tawag doon? Parang ganun yan, nakalimutan ko na eh. So, basta maghihiwalay, parang 1999 to 2000 year, nakalagay. Ang ganda ng feeling nung first time mong babalik doon sa dating lugar, parang ng ano ng Ilocos, tumansa kong nawala. Bumalik ako, bali October, November, December. So December almost 2 months. December 27 pagkakatanda ko, biyahe namin, excited na excited ako umuwi. Alam mo pag-uwi ko doon sa ano, sa Manila. Grabe. Pakiramdam mo na ang tagal-tagal mong nawala sa Manila. Yun yung feeling. Then habang tumatagal, ang uwi ko na medyo sa isang taon, parang isang beses lang, occasionally. Karamihan ng pag-uwi ko, piyesta ng tundo. Or kung minsan, piyesta lang, halos parang piyesta lang, bibira ako umuwi ng Christmas and New Year kasi maraming client dito sa Ilocos eh. So, lalo na dito sa base ko sa Bigan, masyadong maraming tao talaga na nagpapaganda pag baga niya. So, sayang din naman. So, yun. Yun ang bakasyon ko, ganun lang. Then hanggang sa nakarami na mga kliyente, nakilala dito sa Ilocos. Then ako pala din ang pinaka-official hairstylist ni Governor Ryan Singson and ni Madam Patch. Kapag may mga ipi-abir siya, ako ang kanyang makeup artist dito sa Ilocos. And then may mga iba pang mga kilalang tao dito sa Ilocos na ako din ang humahawak. Nakakatawa naman kasi sa tagal ng panahon, sa akin pa rin sila nagtitiwala, binibigyan pa rin nila ako ng tiwala na ayusin, pagandahin ko sila. Ayan, pasensya na. Medyo napahaba ang aking kwento sa inyo. By the way, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano talaga ang naging buhay ko dito sa Bigan, Ilocos Sur. Okay. So, mapunta na tayo sa ating topic ngayon. Ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic na ating sisimulan sa araw na to ay kung paano alagaan ang buhok na galing sa rebonded, galing sa kulot, at sa galing sa kulay, lalo na ngayong tag-araw. Okay, mag-start tayo sa mga na-rebond. Marami nagtatanong sa akin, mga client, tinatanong nila sa akin kung, Tito, ano bang magandang gawin? Kasi kare-reband ko. Eh, gusto ko sana mag-swimming. So, advisable ba mag-swimming ako? Well, pwede naman tayo mag-swimming, no? Walang problema. Yun nga lang, medyo ingat lang tayo dahil baka tayo malunod. Hindi po, joke lang. Hindi po. Ganito po. So, kapag ka tayo rebanded po yung buhok natin at gusto natin mag-swimming, so mas mainam po na huwag po tayong magbababa, lalo na kapag katirik ang araw. Or mas maganda po mag-swimming tayo, medyo pakulimlim or yung maaga. Then, ang mas maganda po, gumamit po tayo ng mga conditioner. So, mas maganda yung conditioner, medyo lagyan nyo ng konti ng conditioner yung buhok nyo. I-rub nyo lang siya, i-rub nyo lang po siya. Then, pagkatapos nyo siyang i-rub, i-suklay nyo lang, i-massage nyo lang, then pwede na kayong maligo. Lalo na kung sa beach, para at least kapag lumusong kayo sa tubig alat at pag-awin nyo, yung buhok nyo, medyo naka-coated siya ng conditioner. So, hindi niya absorb ng buhok nyo agad-agad yung salted water.
Kasi ang salted water at saka ang alcohol, ang chlorine. Alcohol. Trending na alcohol ngayon, no? Hindi. Ang chlorine is isa sa mga ano yan, matatapang na chemical na ayaw ng buhok natin. Ganun po. So, ganun din sa nakulot o na digital firm. So, dapat maglagay tayo ng leave-on. Ang conditioner na leave-on, yan. Yan lang lagyan lang natin sila mga, hindi naman ganun kadami. Basta makot lang natin yung buhok natin ng mga 20% o 30% para safe sa paglusong sa dagat at sa swimming pool. Okay. Ganito rin po kahit sa pagkukulay po. No? Kailangan natin may protection tayo sa buhok natin. Lalong-lalo na sa init ng panahon, nakakadagdag po siya ng dry. Lalo na yung mga na-bleach ang buhok. Lalo na ngayon, usong-usong ngayon yung mga na-bleach ang buhok. So, ako ina-advise ko, after natin lumusong sa dagat, huwag po natin hayaan na matuyo yung alat-dagat at saka yung chlorine sa ating buhok. Kasi po, magkukos po siya ng damage. Lalo niya pong papuputukin yung hibla ng buhok. Then, ganito lang po, napakasimple lang ang gagawin natin. Kailangan po natin gumamit ng tubig na hindi po kailangan kasi may, lalo na mainit ang galing sa ano eh, sa poso or galing sa mga nawasa, mga tubig na galing sa ilalim ng ano ng semento, mainit kasi yan pagka naiyan. So, mas maganda, kumuha muna tayo ng isang timba, lagyan natin ng tubig, medyo ipaano lang natin ng konti, paligamgam lang natin hanggang sa mawala yung init niya. Then pwede na natin siyang gamitin. Tsaka ang ina-advise ko kasi ng mga conditioner, lalo na ngayon, yung may mga keratin conditioner. Any conditioner na may nakalagay na keratin, advisable po siya sa mga treated hair tulad ng Nareban, kulot, kulay, or mga na Brazilian, yan, kailangan po yan. So, ang isa pang pinaka-tip ko, lalo na ngayong ganitong summer, medyo mainit na talaga, ina-advise ko po na huwag po tayong araw-araw mag-shampoo. Mas i-advise ko po sa inyo na every other day. Mas maganda po. Bakit po? O, mas maganda po na para sa akin, mas maganda po na pagka maliligo po tayo isa gabi, magbabasa ng buhok. Bakit po? Kasi sa sobrang init ng panahon ngayon, ang alikabok ng kalsada natin, ng in-surround natin masyadong maalikabok. Maraming mga natutuyot-tuyot dyan na mga anik-anik. So, medyo mabilis kapitan ang buhok natin pag morning. Nabasa ang buhok natin, then lumabas tayo. Or, kung gusto nyo naman ng umaga kayo magbasa, okay lang. Basta ang gagawin nyo sa umaga, medyo i-soft dry nyo lang, or towel dry, then medyo i-electric pan dry nyo lang siya. Para at least, hindi masyadong kapitan ng alikabok. Kasi yung alikabok, kasi siya yung pinakaunang-unang nakakasira ng buhok natin. Nagkokos siya ng damage, tangles, at saka ng dandruff. So, kumakapit siya sa strands ng buhok natin. Pansinin niyo kung minsan, pag malamig ang panahon, kahit hindi pa tayo naliligo, nagbabasa ng buhok, napakalambot ng buhok natin. Pero kapag ka, mainit ang panahon, kaliligo mo pa lang at natuyo ang buhok mo, asahan mo, ang tigas-tigas na ng hibla niya. So, yun. Yun ang isang kailangan natin ngayong gawin. Pwede tayo sa gabi magbasa ng buhok. Mag-shampoo, tapos i-conditioner lang natin. Then after that, kinabukasan, kahit mag-body ka na lang, or kung hindi naman kayo sanay, kasi may mga tao na hindi sanay magbasa ng buhok sa umaga, halos gusto nila, araw-araw binabasa yung buhok nila. So, pwedeng gawin ganun na rin. Bago lumabas, basain na muna. I mean, sorry, sorry. Bago lumabas, i-ano muna, i-lower ng warm or electric fan, towel dry, para at least hindi kapitan agad ng mga alikabok. Okay. Yan! That's it for today. Hanggang dito na lang po muna ang aking videos. Then, meron po ako mga i-upload by next.
Bro, sa araw, makapagbigay ako sa inyo ulit ng mga magandang videos about hair, about sa makeup, and everyday lifestyle, yan. And then, maraming salamat po sa inyo nanonood. At sana po na gusto nyo po ang kapasok story ng buhay ko na na-share ko sa inyo bago ko simulan itong aking Tito Noli's vlog, okay? Ako nga po pala si Tito Noli na lang ang tawag na Tito Noli, yan, mga kapangking. And then, hanggang sa susunod na video po. Ngayon po, sana po, pakilike naman po ang aking videos. Pakishare po ang aking videos. Pero po dyan sa baba, paki-hit ang notification. Sorry, magugulo na ako kasi first time ko to. Bale, next time mas maganda pa, mas marami pa. Okay, maraming salamat po. At sana po, lagi po kayong manood sa aking mga video. At abangan niyo. Maraming salamat po. God bless po!